Ngayon ay iisa-isahin natin ang mga pag-aaralan ninyo ngayong week 2 upang sa gayon ay mas mapadali natin ang pagsasagot ng bawat gawain. Ngayon, simulan natin sa mathematics. Identify the highlighted pair of lines in each object. So katulad din lamang nung sinagutan natin noong first week, ang isasagot lamang natin ay perpendicular line, parallel line, at intersecting line. Okay, for example, number one. So ano kaya ang ipinakikita ng dalawang linya sa number one? Siya ba ay perpendicular line, intersecting line, o parallel line? Yan, very good, tama. Ang ipinakikita ng number 1 ay intersecting line. So ngayon, yung number 2, number 3, number 4, at number 5, kayo na ang magsasagot. Next, identify the given pair of lines as either parallel, perpendicular, or intersecting line. So ganun pa rin ang ating sasagot. Parallel, perpendicular, or intersecting line. Okay, kung makikita ninyo dito sa given, parang siyang mahirap siyang sagutan. Pero napakadali lamang niya. Okay, halimbawa, number one, line PQ and line AY, blank lines. Ano kaya siya? Perpendicular, intersecting, or parallel? O, tingnan natin doon sa given. Hanapin natin ang PQ. O, ito ang PQ. PQ. Yan. Guhitan natin ang PQ. Yan. P at Q. At nasa naman ang AY? Ang A at saka Y. O, kung mapapansin natin, ano kaya noong nagtagpo ang PQ at ang AY, ano kaya ang nabuo? Perpendicular, intersecting, or parallel? Tama. Ang sagot ay perpendicular line. Very good. Perpendicular dahil nakabuo siya ng perfect square. Kaya siya ay perpendicular line. Ganun din ang isasagot natin sa iba pang mga katanungan. The following lines in the box and identify the lines formed. Okay, so ngayon naman, kung kanina ay given na yung mga line, ngayon naman kayo na mismo yung gagawa ng line at i-identify ninyo kung ano ang nabuo. Halimbawa, line AB and line BC. So ngayon, gagawa tayo ng line. Line AB. Yan, halimbawa yan yung AB at ano naman yung BC. Dahil meron na tayong B, idudugsong na lamang natin yung line doon sa B. So yan. And then yung isang kabila ay C naman. So ano ang nabuo natin? Siya ba ay parallel, perpendicular, or intersecting line? Okay, very good. Ang nabuo natin ay perpendicular. So, ganun yung sagot natin sa number 1. Number 2 naman, line AD and line CE. Halimbawa, ito yung line AD. Ano naman yung sa akin? Ako yung gumawa. Ganito yung ginawa kong line CE. Yan, CE. So, anong nagawa ko o na-form kong line? O kind of line? Siya ay parallel line. Okay, dumako naman tayo sa Filipino. So, ito yung mga hakbang sa pagsulat o pagbibigay ng patalastas. Unang-una ay kailangang maikli at maliwanag ang mensaheng sumasagot sa tanong na ano, saan, at kailan. Dapat maikli at maliwanag ang paglalahad. Pangatlo, sinisimulan ito sa pinakamahalagang impormasyon tungo sa di gaanong mahalagang detalye. Pang-apat, ang patnubay o unang talataan ang sumasagot sa mga tanong na ano, sino, kailan, saan, bakit at paano. At number 5, bakit ang pamagat ng balita ay dapat sa uri ng talataan o patnubay, ito ay isinusulat sa malalaking letra upang makatawag pansin. Okay, halimbawa,
So, ito na yung gagamitin natin sa pagbuo ng mga recipe. Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, at panghuli. O kaya, pag mayroong kadugso, ikalima, ikaanim, panghuli. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Isulat ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga sumusunod na hakbang sa pagsasain. Mayroon kayong makikitang mga larawan doon sa inyong answer sheet, meron kayong makikitang larawan at ang gagawin nyo lamang ay pagsusunod-sunod rin at gagawa kayo ng inyong sariling recipe. Una ay ganito. Ikalawa, anong gagawin? Ikatlo, anong gagawin? So, yun lamang isusunod ninyo. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Muling gamitin ang iyong mga natutuhan sa ariling ito sa pamamagitan ng pagsagot sa bawat pagsubok. Sumulat ng isang maikling recipe at gawin ito ng patalastas na makahihikayat sa mga tao na tangkilikin ang iyong recipe. Halimbawa, ito yung gawa ko lamang, kayo din ang gagawa ng inyong sariling recipe. Halimbawa, turon recipe. Una, matapos maihanda ang mga sangkap, hiwain ng pahaba ang saging at naaayon sa laki na gusto mo. Ikalawa, ibalot ang mga nahiwang saging sa wrapper. Ikatlo, magpainit ng mantika at isa lang ang saging na naibalot sa wrapper. At panghuli, ihain sa mesa at lagyan ng design upang mas maging kaakit-akit sa mga kakain. So, yan yung turon recipe na gawa ko lamang. At maaari kayo ding makagawa. At ano naman yung patalastas? So, ganito. Gusto mo bang matutong magluto ng turon? Gusto mo bang malaman ang recipe nito? Upang malaman mo ito, tumawag na sa mga sumusunod na numero. Mula 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Sarap ng turon ay malalasap mo. So, para siyang patalastas tungkol doon sa recipe na ginawa mo. Okay, doon naman tayo sa edukasyon sa pagpapakatao. So, meron tayong dalawang uri ng kultura sa Pilipinas. Ito ay una ay material at di material. So, ano ang nakapaloob sa material? Unang-una yung mga kwentong bayan, yung mga kwento, alamat tungkol sa pinagmulan ng bagay o lugar, o kaya ay alamat ng bundok, mga ganoon, mga epiko tungkol sa kabayanihan ng isang tao. Sa di material naman, mga magagalang na kaugalian, yung paggamit ng puot opo, paniniwala, bawal daw maggupit ng kuko paggabi dahil lalabo ang mata, pananalita, at relihiyon. O halimbawa, suriin ang mga halimbawa ng kulturang Pilipino. Isulat ang M kung ito ay sa material at DM naman kung sa di material na kultura. Halimbawa sa number 1, paniwala ng mga Kristiyano na may langit sa kabilang buhay. From the word itself, paniwala, ibig sabihin siya ay di material. Kayo naman ang magsasagot sa 2, 3, 4, at 5. Okay, so sa ibang gawain. So yung ibang gawain ay hindi ko na isinama dahil madali na naman siyang gawin. O, dumako naman tayo sa English. Washing your hands is very important during this pandemic to keep you away from diseases. Read and follow the set of directions in washing your hands properly. So ito yung mga steps na kung paano gawin ang paghugas ng kamay ng tama. Okay, parang katulad din lamang na ginawa natin sa Filipino. Gumagamit ng mga signal words. Yung first, second, next, then, afterward, finally. Are the directions clearly stated? Yes or no? Are the directions arranged in their order of importance? Yes or no? Number 3, what signal words were used to show proper sequence of washing hands? Doon sa ipinakita ko kanina, ano yung mga signal words? Isusulat nyo lamang. And number 4, what was the last step in washing your hands? Balikan nyo lamang yung step at ano yung pinakang huli, yun yung sagot. At number 5, is it easy to follow the directions? Yes or no?
Did you notice the word boldly written in the paragraph? First, next, then, and lastly are called signal words. So, yung mga signal words. Signal words are used in giving the order of the direction. So, nagbibigay siya ng pagkakasunod-sunod. These are also called sequence words. These are the words that signal what is the next step to follow. They are used in giving 3 to 4 steps directions. Yan. So, ngayon, ang gagawin nyo lamang dito ay number the sentences in the order a sandwich is made. So, gagawin nyo lamang ay 1, 2, 3, 4. Yun ang isasagot ninyo sa patlang. Ano diyan ang yung kauna-unahan? So, lagyan ng number 1. Pangalawa, number 2. Learning task 2. Fill in the blanks with the correct signal words to complete the directions. Choose your answers from the given choices inside the parentheses. Okay, halimbawa, it is fun to make a rainbow picture. Blank, prepare the materials like bond paper, crayons, and a pencil with sharp point. Ano kaya ang dapat gamitin? First or lastly? Katulad din lamang dun sa mga sumusunod na mga given. Ang ganun ang sasagot. Sa learning task 3 naman, ganun din namang sasagot ninyo yung mga signal words. Balikan nyo lamang yung kaninang ipinakita kong mga signal words. Okay. Arrange the set of activities on how to cook rice. Do not forget to include the signal words in writing directions. So, ito naman, itong limang ito, ay pagsusunod-sunod rin ninyo and then dapat sasamahan nyo siya ng signal words. Halimbawa, yung check to see if the rice is already cooked. Halimbawa, siya ang ginawa mong first. Edi first, check to see if the rice is already cooked. Yun ay isang halimbawa lamang. Kayo ang iisip kung ano dapat ang mauna sa mga given na ito. Sa mapin naman tayo. Okay, sa music, ang antecedent phrase at consequent phrase ng isang awitin. Ang mga antecedent phrase at consequent phrase ay magkakaugnay. Ito ay ang dalawang phrases na nagbibigay ng buong musical idea. Kadalasan, ang antecedent phrase ay may papataas na himig at ang consequent phrase naman ay may pababang himig. Tandaan, ang antecedent ay may papataas na himig at ang consequent phrase naman ay may pababang himig. Okay, halimbawa dun sa ugoy ng duyan. Okay, kantahin natin. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Mayroon ba siyang papataas o pababa? Kung mapapansin ninyo, pataas siya. Nang munti pang bata sa piling nanay. Bumaba naman siya. So, ibig sabihin, nabibilang siya sa consequent phrase. So, ganun din sa kasunod. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Yan. So mamaya, mayroong tanong patungkol sa antecedent and consequent phrase. So balikan nyo lamang ito at masasagot niyo ang mga tanong. At iyan, yung nabilugan, yung bumilog, ang tawag naman diyan ay musical phrase. So, ilan kaya ang musical phrase mayroon ng ugoy ng duyan dito sa given, sa picture? Ilan kaya ang musical phrase? Tanong din iyan mamaya. Yan, ang arts, PE at health naman ay madali na siyang sagutan. Kaya hindi ko na siya isinama. Ang science naman ay madali din. Kailangan ay kayo mismo talaga ang gagawa. Ngayon naman, dumako tayo sa 80, araling panlipunan. Piliin ang mga parirala o kaisipan na nagsasabi ng kahalagahan ng pagkakaroon ng pamahalaan. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. So, isusulat nyo lamang dun sa box kung ano yung mga mahalagang o nagsasabi ng mahalagang kaisipan patungkol sa pamahalaan. Ano kaya dito sa 1 to 5? Ang kaisipan na nagsasabi ng kahalagahan ng pagkakaroon ng pamahalaan. Isulat sa box.
Dito naman, punan ang mga kahon ng tungkulin at serbisyo na, na ibibigay ng pamahalaan. So, yung tungkulin, pwede kayong mag-search sa Google at maraming lalabas kung ano ba ang tungkulin ng isang pamahalaan at ano yung serbisyo na dapat ibigay ng pamahalaan sa mga mamamayan. Yun lamang at magsagot, mag-enjoy at wag magiging wag magpapaka-stress. Hanggang sa muli.